up, Bay? What's up, Philippines? And what's up, world? Ayan, maraming salamat ulit sa lahat ng nanonood sa live natin dun sa RFI 175. Pati yung pinost nating video dun. Thank you po ulit. Tsaka sa Facebook, maraming salamat din sa lahat ng nanonood sa Bay Moto. Ngayon, gusto ko munang batiin sina Dominador Pedrahita at sa lahat ng Pedrahita family dyan sa Ligao, Albay. JM Official ng Masbate, Buboy Brazal ng Kingdom of Saudi Arabia, Ruel Gicoso ng Paranaque, Franz Abalos ng Doha, Qatar, Bon Jov at Ray dyan sa Cebu, RJ Corpus Bustillo ng Sikihor, Jobel Cabogos at sa 2292 Cafe dyan sa Manila, Regiper Orzal ng Tarlac, JBTV ng Pampanga, at sa lahat ng nanonood natin dyan sa Barangay Pook, Bayanihan, Calibo, Aklan, hi din po kay Ralph Atenza. Gusto ko rin batiin sina Zaldi Marines at Viajera Family, Danzel Castillo, Julius Isaac at sa anak niyang si Jorv Zen, Jericho Ducusin, John Eric Abril, Bernie John Dichihe, Mark's Cakes and Bread, Jason Mendez, Jimmy Lugyoy, Jonghai Jaiko, at pati dun sa mga lahat ng nakakakuha ng mga rusi dyan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Maraming salamat po at sana po tuloy pa rin ang suporta nyo dito sa Bay Moto. Ito pa rin ang inyong pambansang bay na si Bay Jihai. Ngayong araw po ay gagawin natin yung Sigma 250. Marami pong nagre-request nito, no? So, eto na po yun. Steady lang dyan, Bay, para sa videong ito. Op. Teka lang. Di ka pa nakapag-subscribe, ah. Subscribe ka na dyan. Nakailang panood ka na, eh. Gina. Oh, ikaw. Yan, ikaw na lang kulang, oh. Baka 19,000 na tayo, no? Yan, subscribe na yan. Yan. Sige. Hit mo rin yung notification bell button na pag na-subscribe na yan. Very good. Ayan, thank you. Ngayon, patuloyin tayo. Siya, mga bay. This is the 2020 Sigma 250. So, on the note, hindi pa po yan FI, Euro 3 nga lang po yan. So, simulan natin yung headlight kaagad. Dito, tatlo yung makikita nyo. Meron tayong projector type sa gitna. LED yan, syempre. Pero meron pa rin siyang halogen lamps, no? Tapos, yung position light, ang tawagin, o kaya parking light.
Matibay naman yung material niya, syempre. So, malinaw. Wala tayong problema dyan. Ito yung para sa side mirror niya. Oh. Yan. So, astig na yan kasi nakalabas na yung side mirror eh. Ngayon, punta tayo sa shock niya sa harap. Inverted fork po yan. Naka oil cooled si Sigma 250. So dyan po makikita nyo kaagad yung horn, yung makina, tapos Euro 3 nga. Matingnan natin yung ano mamaya, yung regulator valve nya. Pero bago yan, check muna natin yung gulong. Ito po ay 110/70x17. Ayan, nasanay tayo sa 17, no? Kaya yung RFI naging 17 din eh. Actually 13 po yung RFI, nasa ano po, nasa description, basahin nyo po doon. So yan, balik tayo dito sa Sigma. LED nga pa rin yung ano niya ba eh, signal light nito. Okay, so halos lahat LED na, no? Maliban lang dito sa ano, dalawang headlamp na ano, halogen pa. Disc brake sa harap. Siyempre, pati sa likod, disc brake din. Titingnan natin yan mamaya. Yung speedometer na sensor nandito sa kaliwa. Tapos gear position is 1 down, all up, 6-speed manual transmission. Ngayon may gas switch, on and off lang. Ito yung footrest sa harap, no? So hindi po yan na-flip, naka-spring po yan. Babalik po yan talaga mismo. So pag tinamaan kasi yan, kunyari pag nakasingit-singit ka dun, ayan, babalik din po yan. Pero yung footrest naman sa likod, alloy na. Ngayon, sprocket combination natin, 42x14. Ayos, 42 sa likod, 14 sa engine sprocket. Tire size sa likod is 140/70/17. Okay. Siyempre, halatang-halata yung monoshock. Yung brake fluid tank nandito para sa likod. Ayan, naka plastic chain guard po yan. Punta tayo sa likod, no? Tail light is LED, pati signal lights LED, pati hood LED. Okay, technically LED na po yan lahat. Pipe, ito yung itsura. Siyempre, disc brake pa rin sa likod. Ito rin yung footrest niya sa harap, oh. Yan, matibay naman. Ngayon, yung tanke nito is 1.3 liters. So, basically, napapansin nyo, kaitsura talaga nung Classic 250, no? So, the same lang po talaga yung makina nyan dun sa Classic 250. Dito, makikita nyo yung return para dun sa regulator valve. Etong hose na ito, dyan nasa loob. So, yan yung Euro 3 technology. Ngayon, yung materials niya, medyo magaling na yung materials. Handbrake, naka rubber grip. Kabila naman, same din. Yung clutch nga pala is medyo mababaw lang. Tsaka hindi rin masyadong magaano. Ayan. High and low switch. Tapos may pass switch. Ito, madalas din natin napapansin eh. Signal light. Just the regular ones. Horn, okay lang din.
yung starting nga pala sa kakbila, no? You know? Tapos may light switch. Siyempre, may parking light. Yan, yung mga LED natin sa harap. Tapos, on. So, palagay ko yung LED, low yun. Yung projector type. Tapos, pag nahay mo, yun yung mga incandescent lamp, no? Ngayon, sa dashboard, ito yun. So, RPM is analog. Pero, most of the ano, functions are digital na po yan. So, nandyan na yung light indicator, signal, high beam, fuel gauge, odometer, speedometer, nandyan po lang lahat. Solid po si ano, no? Sigma. Dami nga ang nag-aantay nito eh. Kasi ngayon lang to talaga dumating. Simula nung nag-COVID, ano eh, na-stop muna yung delivery nila. So yan, gas tank capacity is 15.5 liters. Tapos sabi nga nila, dun sa manual din, sabi is nasa mga ano lang. Maximum speed nito is nasa mga 120s. Ayan, kilometers per hour. So unconfirmed po yan kasi hindi natin na-try mismo. Ito nga pala yung susi. Tapos yung compartment nyo ba, nabubuksan tong sa likod. Ayan, so dito nyo ilalagay yung susi. Ayan. So nandyan po yung tools compartment, kunyari. Yan o, paglalagyan ng tools dyan. Okay, balik na natin. Ito rin yung mga carbon fiber nya ba, no? Hindi na laminated yan, yung plastic mismo. No, carbon fiber. Yan, hindi po yan sticker. Pati dun sa exhaust pipe nya, no? Naka carbon fiber pa rin yan. Yan, no? Alright, yan po si Rossi Sigma 250 2020 edition. Bagong decals po yan. So, balita po, wala pa tayong fuel injected nito. Tsaka yung may nagsabing street bike na nagtanong dito sa channel natin, wala pa po yan dito. So, eto muna yung ibibigay natin. Yan po yung Sigma 250 by 2020 na nga yan. Ito yung pinakabagong decals nila, no? Pinakabagong unit. Most likely, same pa rin naman dun sa specs. Pero yung decals nga lang, nag-iba, no? Sa nakikita nyo. So, yung presyo nga pala nito is nasa 85,000. So, down pa rin kayong 10,000. Tapos, monthly kayong nasa mga 3,300, mga ganyan. So, pag nag-rebate kayong 300, siguro nasa mga 3,000 lang yung monthly nyo. So yan po yung kadalasan na amount no, no? Depende na rin kasi sa lugar niyo, baka mag-iba yung monthly. Pero nasa mga ganyang presyo lang po talaga yan. So maraming salamat ulit sa inyong panonood dito sa Bai Moto. Ito ulit ang inyong pambansang bai na si Bai G. Hai. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po para updated kayo sa mga videos na i-upload natin. So hanggang dito na lang po muna. Laging tandaan, ang buhay ay mahalaga. Kaya drive safe.